Isang lalawigan na matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Mindanao, sakop sa rehiyon ng Caraga. Ito ay napapalibutan ng Butuan Bay sa Hilagang Kanluran, Surigao del Norte sa Hilagang Silangan, Surigao del Sur sa Timog Silangan, at Misamis Oriental sa Timog Kanluran. May 2 syudad, ang Butuan at Kabadbaran, at mayroong 10 munisipyo sa loob ng kaniyang nasasakupan. Ngayon, sama-sama tayong maglakbay sa lugar na kung saan kilala sa Balangay, ang lalawigan ng Agusan del Norte. Mga storyang dapat nating pag-usapan, dapat nating pag-aralan. Ito ang Tropas Storya. Dekada 70, nang aksidenteng nadiskubre ng mga tao ang siyam na balangay sa Masao River, sa siyudad ng Butuan. Sinasabing ang iba sa mga ito ay tinatayang mula pa noong 320 CE, ginawa ang balangay na sinaunang bangka na ginamit ng ating mga ninuno noong unang panahon. Gawa ito sa mga punong kahoy at kayang magsakay ng halos 25 katao. Ayon sa mga eksperto, noong 10 siglo pa lamang ay aktibo na ang mga lokal sa paggawa at paggamit ng balangay, hindi lang sa pangingisda, ngunit pati na din sa pakikipagkalakalan sa kalapit na bansa. Ang Agusan ay mula sa salitang Malay na agasan, kung saan ang ibig sabihin ay ang pagdaloy ng tubig, na tinutukoy nito ang ilog ng Agusan na pinakamahabang ilog sa Mindanao. May mga historiador na sinasabing ang pinakaunang misa ay naganap sa Masao at hindi sa Limasawa sa Lete. Ang Santo Niño Diocesan Shrine naman sa Butuan, na kilala bilang isa sa pinakamakasaysayang simbahan sa Pilipinas, na marami din ang naniniwala na dito unang lumapag si Ferdinand Magellan at ang kaniyang mga kasamahan, na ngayon ay kilala bilang Santo Niño Shrine o Santo Niño Parish. Ito ay matatagpuan sa Maharlika Highway, Libertad, Butuan City. Noong pananakop ng mga Espanyol, ang Agusan del Norte ay sakop pa ng Surigao. Subalit, noong 1911, sa panahon ng mga Amerikano, iniwalay ang Agusan Province mula sa Surigao. 1942, panahon ng mga Hapon, ang Japanese Imperial Forces ay lumapag sa parting hilaga ng Agusan. 1945, ang mga sundalong Pilipino kasama na ang kilalang Agusan Guerrillas at ang puwersa ng Hapon ay ang umpisa ng paglaya sa hilagang Agusan. Ito ay sa pagtatapos ng 2 digmaang pandaigdig. June 17, 1967, ang probinsya ng Agusan ay hinati at dito nabuo ang Agusan del Norte at Agusan del Sur. Ito ay hango sa Republic Act No. 4979 sa ilalim ng kasalukuyang konstitusyon. Ang lungsod ng Butuan at Las Nieves ang unang distrito, Kabadbaran, Buenavista, Carmen, Habonga, Kitcharao, Magallanes, Nasipit, Remedios T. Romualdez, Santiago at Tubay ang pangalawa namang distrito. August 16, 2000, nang pinasa sa Kongreso ang Republic Act 8811, na kung saan magiging kabisera ng Agusan del Norte ang Kabadbaran, nang nooy hawak ng siyudad ng Butuan. Ang Butuan naman ang nag-iisang component city ng probinsya, bagamat meron ding nararanasan ng mga problema sa siyudad. Kagaya na lamang ng kinakaharap ng ibang rehiyon sa bansa, ang Butuan din ay nakakaranas ng mga problema. Tulad na lamang ng madalas na pag-brownout, water interruption at iba pa. Ngunit, sa kabila nito ang mga opisyal at mga representante ay gumagawa ng paraan para ang problema ay kanilang matugunan. Palay, mais, niyog, isda, ang pangunahing hanap buhay, kasama na ang abaka, saging, kape, durian at iba pa. Hindi maikakaila na pagdating sa produktong pang-agrikultura
ay may malaking ambag sa ekonomiya ang Agusan del Norte. Dahil sa kakulangan pagdating sa infrastruktura, isa na dito ang farm-to-market roads, modern public markets at pampublikong transportasyon ay naaantala ang pagbiyahe ng mga produkto. Ngunit dahil sa serbisyo ng mga namumuno, ito ay kanilang tinugunan at patuloy pa sa pagpugon sa problema sa probinsya. Like and subscribe.